Nang makita nyo, nagtatago rin itong si PBBM sa Amerika. Kaya lang, dahil nga siguro dun sa sinunod nilang aking rekomendasyon, ako muna ang suhestyon, dahil siya ay presidente ngayon, binibigyan siya ng immunity habang siya ay presidente. Matapos sa kanyang termino, at baka itong dahilan, kaya gusto nilang charter change. Para hindi matapos sa kanyang termino. At sa ganun, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya ay presidente. Diba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, aba, ipupwede na siyang hulihin dun sa Amerika at hindi na siya makakapunta dun sa favorite na kanyang asawa na she is New York. Diba? Pero huwag natin kalimutan, attorney, nung panahon na ikaw ay nakiusap sa Amerika na sana hindi niyo hulihin si PBBM. Well, hindi ako nakiusap. Ang warning ko, kinakailangan ko muna ng suggestion galing sa State Department na siya ay entitled to immunity kasi wala pang Supreme Court, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Ang pinakamataas na desisyon tungkol sa issue ng sovereign immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa, yung pagpapatay, yung mga pagtotorture at yung mga desperasidos ay hindi official na mga acts. So only official acts are entitled to sovereign immunity. So hindi yung sakop ng immunity ng sovereign. So sabi ko, naku ha, pwede kayong ipa-aresto ng Honolulu Court dahil nga dito sa civil contempt neto na dapat bayaran niya dahil hindi niya sinasabi kung nasaan yung kanyang mga nakaw na tagong yaman sa Amerika. Yan po ay matter of fact, hindi po tayo nag-iimbento. Pero bubuhayin ko po muli yan. Yan po maging advocacy ko. Nasaan ang nakaw ng yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Mga partners, ang mga halangang kaluluwa, nako, pinatanggal na naman ang YouTube ng DZAR. Pero, ano po ngayon? Tinanggal nila. Dinagsimula ng bago. So, mga kaibigan ha, kung namimiss nyo ang DZAR, well, puntahan nyo po ang bagong page, ang bagong YouTube channel ng DZAR at sundan muli. Kayo na po maghusga. Ano bang vina-violate ng DZAR na community standard? Wala po. Dahil pawang katotohanan lang po ang sinasabi natin dito. At dito po sa SMNI, dito po talaga ang plataforma para sa debate at malayang pananalita. So mga kaibigan na, sundan ninyo, mag-subscribe sa YouTube channel, na bagong YouTube channel ng DZAR. Kaya ba wala ngayon si Admar, partner? May mahalagang lakad gumagawa ng mga paraan para lalong mag-multiply yung mga nagsusubscribe sa DZAR. Yes. Ako po, nakasubscribe na kanina lamang sa bagong DZAR sa YouTube, so pakisubscribe din po. Bukod sa DZAR attorney, meron din tayong YouTube channel sa ating programa mismo, Pulso ng Bayan. Ayan, at sa marami pa mga social media platforms na meron tayo kung saan abot po ang ating programa, abay patuloy lamang po kayong nakatutok. Attorney, alam mo naman, matapos yung mga inihaing kaso laban sa inyo, ito naman, ginurgur nga pati yung YouTube channel. Unang sinabi ng Paulo na nagdeklara na, na may ligtas ha? At baga, libre, free, safe ang environment ang ating mga journalist. E paano ba? Anong nangyari? Coincidence bang nangyayaring ito? Nagkataon lang ba na nawala o na take down itong YouTube channel ng DZAR at sa marami pa mga social media accounts? At kung maalala mo, merong partnership ang PCO with Meta, Google at TikTok. Ano ba ang masasabi mo dito? Well, baka ibig sabihin niya na secure ang mga mamamahayag ay hindi na sila magtatrabaho kasi nga pinapasara niya. Ganun ba? Natural, pag pinasara, secure siya, di ba Jason? No? Ay lako, pero hindi po tayo magpapasupil. Ang mga nanunupil, may tinatago. Ano tinatago nyo dyan? Labas nyo lahat yan, ang mga baho ninyo. At kahit anong gawin nyo, narito pa rin po ang SMNI para itaguyod ang katotohanan dahil ito po ay kabahagi ng isang ministeryo. Kung ang pamahalaan man mismo ha, ang nasa likod nito, abay po pwede pala tayong itanggalin din yung mga sites o social media pages na nagpo-promote ng kalaswaan at maging yung nagpo-promote nitong teroristang grupong CPP-NP and NDF attorney. Hindi nga nila mapaba ng mga kalaswaan at saka yung mga pages ng CPP-NPA. Pero ang gusto nilang i-take down ay SMNI dahil kalaban, nagsasabi ng katotohanan. So ngayon, pag-usapan natin ang mga katotohanan o ano na nangyari.
Yung mga nagsasabing sinungaling si Rear Admiral Carlos, ano na, nasa na ngayon ang mga pinagsasabi nyo? Secretary Gibo, tapang ng mga salita mo. Secretary Anyo, patuloy ba kayo maninindigan na kasinungalingan yung new model na yan? At patuloy nyo bang sasabihin na walang otoridad si Carlos na pumasok dyan sa kasunduan na yan? O ano, sabihin nyo sa amin, bakit sa command conference di yung sinabing Navy? Dahil ba dyan tagaryan si Rear Admiral Carlos? Bakit kayo nananahimik na yun? O, pula kayo ng pula sa gentleman's agreement na nagdulot ng kapayapaan at nagdulot ng mas mataas na pangangapital, pangangalakal at pagdating ng mga turismo sa China, and yet mas matindi ang pinasok ninyong kasunduan. Kasama pa yung notification, mantakin mo kung sa'yo talaga yung lugar na yun. Bakit kinakailang magbigay ka ng notification? Bakit ka kinakailang magpaalam na hindi naman pinasok ni Presidente Duterte dati? No? So yan po ang mga dahilan kung bakit gusto nila i-take down ang SMNI, dahil SMNI na po ang nagtutugma-tugma, nagdidikit-dikit ng mga pangyayari sa pang-araw-araw na buhay at nagbibigay na explanation kung ano talaga ang nangyayari. Attorney, kaugnay nga dito sa nangyayari dito sa South China Sea, ay nagbabala po ang China laban dito sa Pilipinas, dito sa mga kasunod ng mga civilian ships na pumasok nga dito sa South China Sea. As according sa China attorney, na kapag ang Pilipinas ay patuloy na aabusuhin yung goodwill na ipinapakita ng China, ay mapipilitan silang magpatupad ng mga countermeasures. Ay nako, dyan ako naaabala. Kasi kami naman po ang talagang nakipaglaban para sa mga mangingisda ng Masinloc at ng Pangasinan nung sila nauna ng pinagbawalan mangisda dyan ng China nung naging mainit ang ating hidwaan dyan sa Scarborough Shoal nung panahon nga na naging secret negotiator to si Trillanes na naging dahilan kung bakit nawala sa atin ang Scarborough Shoal, no? Kung maalala niyo noon, dinimanda namin ang China. Kami ang kauna-unahang nagdemanda sa China. Hindi namin inantay ang gobyerno. Dahil ang mga mamamayan ng Pilipino may karapatan sa mga tratado, kasama na ang karapatang mabuhay, at doon namin dinulog ang kanilang kaso para sa karapatang mabuhay at magkaroon ng hanap buhay, no? Doon sa UN Committee on Human Rights, no? At nagkaroon naman po ng arbitral tribunal na nagsinasabi, at ito po ang sinasabi ha, kinakailangan respetuhin ang traditional fishing rights. So ano-ano, ang tanong ko, yung bang mga kakampi ni Hontibay Rus na mga taga-akbaya na atin muna, yan ba yung mga mangisda? Abay hindi po ha, basahin ninyo ang desisyon. Ang desisyon na pabor sa atin ay dapat respetuhin ang traditional fishing rights. Hindi po kasama dyan yung mga umeepal. Eh bakit nyo gagawin niya? Alam nyo naman magiging mitsaya ng hidwaan. Eh yung pagdadala nga ng supplies dun sa Ayungin, eh nagkakaroon ng water cannoning, eh ito pa kaya na napakadami nyo dyan, no? Hindi po kayo mangingisda. Ang sabi po ng arbitration, traditional fishing rights lamang po ang dapat marespeto dyan, at habang meron pang hidwaan, nandyan ang hidwaan. Ang problema po sa Scarborough Shoal, bagamat yan ay shoal, eh tinatrato ng China at ng Pilipinas na isla. At dahil yan po yung isla, walang desisyon ang tribunal tungkol doon sino sa mga nag-aangkin sa Scarborough Shoal ang merong soberenya. Ako naninindigan na walang kaduda-duda ang Pilipinas ay merong soberenya. Dahil ang pinakamalakas na ebidensya ng soberenya ay yung pag-exercise ng jurisdiction at hukuman. At nagkaroon kasi ng banggaan dyan noong unang panahon ng 1900s ng dalawang barko, abay, hindi lang court of first instance, ngayon ay Regional Trial Court ang naghusga kung sino may sala sa pagbanggaan na yan, ay ba hanggang umabot pa sa Supreme Court. Mantakin mo, RTC at Supreme Court nagdesisyon, so yan po yung prueba na tayo talaga meron pinakamalakas na titulo dyan sa Scarborough Shoal. Pero ang problema, hanggang hindi pumapayag ang China na idulog itong issue ng Scarborough Shoal sa hukuman, sa International Court of Justice o din naman kaya sa binding arbitration, eh wala pang desisyon na totoo ang aking sinasabi na tayo nga mayroong pinakamalakas na titulo. So hanggang may hidwaan po, wala pong alternatibo kung hindi sa pag-uusap, sa diplomasya para mapatuloy nga yung mga karapatan ng ating mangisda na mangisda. Palibasa, itong mga kakampi ng antivirus, epal lang ng epal, bali wala sa kanila yung mawawalang hanap buhay ng mga mangisda kapag nagalit muli ang China. Tandaan niyo po, basahin niyo po ang desisyon. Ang meron lang tayong karapatan pa lamang dyan, dahil nga meron pang hidwaan doon sa pinag-aagawan na di umano ay isla, ay traditional fishing rights. Atin muna, hindi po kayo mga fishermen. At yung ginagawa ninyo,
banta po yan sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. At malinaw tinutuon ng China yung kanilang banta. Malinaw, attorney, na yung ginagawa ng akbayan, ito yung kakampi ni Senator Hontivirus, ay nagpapalala lang sa issue at hindi talaga sila nakakatulong. Kasi ang plano sana nila, bigyan ng supplies yung mga mangingisda daw doon sa Bajo de Mansindo. Pero yung ginagawa nila, attorney, mas pinapalala pa yung issue at higit sa lahat, delikado para sa ating mga mangingisda. Eh kung supply lang dadali nila, ganun ba silang kadami? Hindi po, talagang beyond providing supplies po yun. No? Talagang umeepal po sila. Eh, pasensya na lang sila. This time around, walang mga kamera para makapture na kanilang epal. Mga journalist na namamahayag na kung ano ang nangyari, pero wala yung mga visuals na inaasahan nila. Kasi hindi naman sila hinarang, no? Parang siguro sabi naman sila, eh, palang naman ito, huwag na ka natin pansin dito, nagpapapansin. Pero parang ito, si Trillares, di natin pinapansin. Pero ikaw, attorney, batay na rin sa mga nakakapanayam mong mga mangingisda. Alam ko, marami kang kakilala, lalo na dyan sa May Zambales at yung pupunta dyan sa West Philippine Sea. Sila ba ay nakararanas sa ngayon, bago itong ginawang na ng atin na to movement o ni coalition, na maglakbay dyan sa West Philippine Sea. Sila ba itong mga mangingisda nakaranas ng pagsupil ba? Hinaharas din ba sila ng China? Mula nung kami nagdemanda at mula nung nagkaroon ng arbitral decision at mula nung nakipag-usap si dating Presidente Duterte kay President Xi, hindi na po sila napigilan maghanap buhay. Siyempre, meron limitasyon. Walang nakakapasok mismo doon sa lagoon. Pero in fairness, pati naman mga Chino, mga Vietnamese, hindi pumapasok doon. So, lagoon is off-limits. Pero yung karagatan kapaligid ng lagoon, at ang isda naman, hindi naman nagpipirmi lang doon sa lagoon, no? Talaga umiikot-ikot naman yan, doon sila nakakapangisda. At sa totohanan lang, hanggang ngayon, ang isdang kinakain namin sa aming pamilya, galing po dyan sa Boro. Non-stop supply po kami dahil hanggang ngayon, may bayad silang attorney's fees. Yun pala eh. So, kada paglalayag nila, asahan nyo, may malalaki ako mga lapo-lapo dyan, no? Na galing sa Boro. So pag nawala po yung aking isda, talaga baga hurumintado ako dyan sa mga atin-atin muna yan. Pati yung isda ko mawawala. Ano? Eh, sarap-sarap pa naman yung aking linulutong isda dyan. Ginagawa kong sweet and sour yan. At saka sinigang sa miso, the best! Hay nako. So anyway po, huwag po natin isipin eh lahat drama. Ang kabuhayan po ng napakarami natin mga kapatid na mga isda, nakasalalay dyan sa Boro. Kaya huwag po tayo gagawa ng mga hakbang na magiging abirian na naman sa kanilang hanap buhay. Dahil mula pong nung nagkaroon tayo ng mapayapang samahan sa China noong panahon ni Presidente Duterte, nakapangingisda na po sila. Pero siyempre, aminin natin ngayon, dahil sa desisyon ng Presidente na gusto niyang awayin ng China, eh talagang nagkaroon na ng banta dyan sa karapatan ng mga mangingisda. Kaya siguro sabi ng kakampi ni Hontivirus, sige, manggulo na tayo kasi anyway, hindi na magtatagal yan dahil ginugulo na ating Presidente ang relasyon natin sa panig ng Pilipinas at ng China. Eh, no? Pero alam mo mga partners, siguro mamaya, idedetalye ko sa iyo kung ano yung mga nabasa ko. No? Alam mo kasi, binalikan ko yung sinulat ng aking kamag-anak. Kamag-anak ko kasi ito si dating Senate President Jovito Salonga, nakauna-unang chairman ng PCGG. No? Ang teorya ko, kaya bumalentong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong alyado nila ay dahil doon sa tanging yaman, tagong yaman, nanakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika. Bah. At ngayon nga, meron siyang $371 million civil contempt doon sa kaso ng mga biktima ng karasan sa human rights noong panahon ng martial law dahil ayaw sabihin ni Presidente Marcos kung nasan yung ari-arian nila sa Amerika para magamit, para mabayaran yung $2 billion na award ng mga human rights victims. So binalikan ko kung paano ba ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa Amerika at nalaman ko nga yung apat na Manhattan buildings kasama na yung Crown Plaza at saka yung Lindbergh property na isinrender ni Antonio Florendo, no? Na uncle nitong si Sap Anton Lagdameo, no? Anton Florendo Lagdameo, no? Pero alam mo ba, ang aking nalaman doon sa mismo anak ng aking grand uncle, ang Amerika, hindi gaya ng Europa. Ang Europa kasi, lalo na yung mga Swiss Supreme Court, ibinigay sa atin. Yung mga $640 million na nahanap nilang mga deposito ni
Marcos Sr. and his family. Kasama na dyan si PBBM. So yan yung ginamit natin pang bigay ng kaunting reparations doon sa mga naging biktima ng karahasan nung martial law, no? Pero sa Amerika pala, iba. Dahil nung naghahanap na doon ang Pilipinas, naghimasok na si Uncle Sam. At ang sabi sa akin, nung anak mismo ni Jovi Salonga, ang mga Amerikano kasi, kapag meron natatanggal ng diktador, sila naghahanap ng mga ari-arian. Anong sumatutan? Ang karamihan ng na-recover ng nakaw na yaman ng mga Marcoses nanggaling sa Europa. Halos wala tayong na-recover sa Amerika kasi ang mga Amerikano mismo sa pamamagitan ng DOJ at ng FBI ang naghanap at hindi nila sinabi sa atin kung ano yung mga ari-arian na nahanap nila. Oh. Yan po ang kababalaghan na halos wala tayong nakuha sa Amerika kasi apat na building na foreclosed at mga $5 million lang yung ating nakuha no, nung sinalba natin yung property at saka yung sinurrender ni Florendo. At meron ding kaunting sinurrender, yung mga tantoko, no? Nako, pasensya na kayo. Alam ko, lahat kayo nagtatago na at kinakalimutan nyo na yung kasaysayan nyo yan. Pero bubuhayin ko po muli yan. Yan po maging advocacy ko. Nasaan ang nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Attorney, kung maalala ko, noong panahon nga na bago pa lang umupo bilang Pangulo si PBBM, at inimbitahan siya ng Amerika, nag-usap, nagkaroon tayo dito ng discussion na takot, di ba? Ikaw pa mismo nga yung nangunguna doon. Ako pa, ikaw nagsabi. Para lang talaga. Pa ako ng ano, memorandum. Oo, kasi may kaso siya sa may kaso siya doon sa Amerika. Hindi lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Mantakin mo, $371 million. Oo. Dahil ayaw niya sabihin kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights victims. Yan po yung katotohanan, ha? Oh, yan. Hindi nyo ako masusudyan for libel kasi katotohanan po yan. Matter of public record. Gaya ng yung mga pinagsasabi natin kay Trillanes ay matter of public record. Pwede ba, kung meron tayong panahon, patugtugin natin uri yung naging privilege speech ni Senate President, dating Senate President Enrile, kung saan yan didetalye kung ano ang naging partisipasyon ni Trililing doon sa pagkawala ng Scarborough sa atin. Shocking talaga nung binalikan ko. Oh. Pero alam mo, 2012 to, nakalimutan na sana ng taong bayan. Pwede naman loko si isa para maging alkalde ng Caloocan dahil binuhay sa pamamagitan ng pagdemanda, patutugtugin po natin yan muli. Yan. Okay? Oh. At yan pong pangako natin. Araw-araw patutugtugin natin dito sa SMNI nang maalala ng taong bayan ang kataksilan ng ginawa niya. At alam mo, hindi siya man enough to stand up, ha? Nag-walk out! Ang mokong! Oo, nakita ko yan sa isang video. Nag-walk out! Kikita yan sa video. At hindi niya dinepensa ng kanyang sarili. Oh, bakit gano'n? Tapos ngayon, magdidemanda siya ng libel. Kayo naman, aga-aga. Ikaw talaga, ha? So, wala lang dito si Admar, eh. At sinusundan mo rin ang gagawain niya, ha? Na talaga pinapainit ang aking ulo, ha? Eh, may hirip pa naman ako ngayon. Ang nakakapagtatak, attorney, bakit ngayon nagsasalita si Trillanes? Eh kasi gatong mga kandidato. Ayun. Excuse me ha, natalo nga ako sa senador, pero mas marami naman boto ko kaysa sa kanya. Pero huwag natin kalimutan, attorney, nung panahon na ikaw ay nakiusap sa Amerika na sana hindi nyo hulihin si PBBM. Well, hindi ako nakiusap. Ang warning ko, kinakailangan ko kumuha ng suggestion galing sa State Department na siya ay entitled to immunity kasi wala pang Supreme Court, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Ang pinakamataas na desisyon tungkol sa issue ng sovereign immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa, yung pagpapatay, yung mga pagtotorture at yung mga desperacidos ay hindi opisyal na mga acts. So only official acts are entitled to sovereign immunity. So hindi yung sakop ng immunity ng sovereign. So sabi ko, naku ha, pwede kayong ipa-aresto ng Honolulu Court dahil nga dito sa civil contempt na ito na dapat bayaran niya dahil hindi niya sinasabi kung nasaan yung kanyang mga nakaw na tagong yaman sa Amerika. Yan po ay matter of fact, hindi po tayo nag-iimbento. Sabi nga dito, attorney, may secret agreement ba nangyari? Yan nga ang ating gustong malaman eh. Kasi itong gobyernong ito, aba,
ano yun? I'm horrified by this gentleman's agreement which was kept secret. Hello! Hindi ka lang nagbabasa ng dyaryo at kung ano siguro ginagawa mo, kung ano sinisingot mo. Eh, yung panahon na yun, si dating Kalihim Delfin Lorenzana pa ang nag-report sa Kamara de Representante sa isang hearing ng budget ng Committee on Appropriations na talaga nakipagkasundo ang Pilipinas sa isang gentleman's agreement na status quo. So, ano ginagawa mo noon? Nagkauha ko. Yung mga ginagawa mo noon, mga panahon na yun, hindi ka nagbabasa ng dyaryo, ha? O doon, Senador ata siya noon, noong 2012. No? Kasi, nung pinanood ko muli yung video ni JPE na talagang siya nagtalumpate laban sa mga kabalastugang ginawa ni Trillanes, nandoon ang PBBM. So talagang walang dahilan na sabihin ni PBM na hindi niya naiintindihan kung gano'ng kakomplikado itong usapin sa China. Dahil nakita pala niya bilang sa senador yung kasagsagan ng ating hidwaan sa China. Nandoon siya. Pero kung tatanungin mo ng mga senador, siyempre palaging meron daw itong si PBBM. Hindi naman nagsasalita nung panahon na siya ay naging senado. Sa katunayan, wala naman tayong alam kung anong mga batas ang kanyang naisabatas nung panahon na yon, di ba? Oh. Malinaw na talaga ngayon, attorney, pinaninindigan mo talaga na hindi malayo na may kinalaman nga itong kaso ni PBBM sa Amerika. It's a matter of public record. Kung gusto niyo, pumunta lang tayo sa internet at ipakita natin yung order no? Nang makita nyo na nagtatago rin itong si PBBM sa Amerika. Kaya lang, dahil nga siguro dun sa sinunod nilang aking rekomendasyon na kumunang suhestyon, dahil siya ay presidente ngayon, binibigyan siya ng immunity habang siya ay presidente. Matapos sa kanyang termino at baka itong dahilan, kaya gusto nilang charter change. Para hindi matapos sa kanyang termino. At sa ganun, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya ay presidente. Diba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, abay po pwede na siyang hulihin doon sa Amerika. Hindi na siya makakapunta doon sa favorite na kanyang asawa na she is New York. Ah, di ba? Ikaw ba, New York ka? Wala. Bisaya ka dito lang. Ikaw, Pilipinas. New York ka ba? Hindi. Ay, nako. Maniglas kayo at hindi kayo New York type. Oo, New York type daw siya. Attorney, ito, papakita lang natin ito bago lang tayo mag-break. Kasi kahapon natin ito ay nagpunta si Secretary of National Defense Gilbert Gibochadoro Jr. kasama si Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator JV Ejercito, Senator Joel Villanueva, at iba pang mga senior officials ng Armed Forces of the Philippines at ang mga tropa ng AFP dyan po. Nag-inspect dyan sa mga infrastruktura sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ano ang masasabi mo? Well, tama naman yan. No? Nabumisita sila ro. No? Pero hindi naman mainit kayo ng Pag-asa Island. Ang mainit po ngayon, ayugin, ang maingin po ngayon, Scarborosyon. Eh, siyempre po, no? I mean, kada punta natin dyan, pinalalakas natin ang ating titulo dyan, at kaya nga nung minsan na ako'y congressman, ang nais ko, doon dinigid ng subcommittee yung aking panukalang batas na bumubuo ng Pag-asa Island, Kalayaan Group of Islands Development Authority, na kumbaga, kapareho ng Subic Development Authority, no, na i-develop yung area, parang tourist area, titignan kung ano yung pwedeng mga maibigay na concession contracts para magkalap na nga ng mga langis dyan sa area na yan. Pero pinagbawala kami ng Westcom Commander na pumunta ron. Aba, sabi ko, di na nga kami gagamit ng Air Force plane. Ang hirap na ako ng aeroplano doon kay dating Governor, now Congressman Pepito Alvarez, eh. Abay, pinagbawalan kami. Hindi kami nakatungo ng Pag-asa at nagpunta lang kami doon sa Kapitolyo ng Palawan kung saan kami nagkaroon ng committee hearing. Pero unfortunately, ha, naiwan ko po yung panukalang batas na yan. Dapat buhay natin at isa batas pumuli yan. Kaya pagsiwalat ni dating agent, PDA agent Jonathan Morales at gusto nga ipatigil yung hearing. Alam niyo naman kasi, may katsabihan, pag may usok, may apoy. Diba? Eh alam niyo, ako naman bilang abogado, ang tanging na patunayan lang ni Morales ay nagkaroon siya ng confidential informant na nagsabi na meron siyang prueba na gumagamit ng pinagbabawal na pulburon ang ating presidente ngayon. Merong mga larawan, meron siyang personal na kaalaman, at on the basis of this, ginawa niya yung dalawang dokumento na in-identify na na siyang gumawa at ang lagda doon ay sa kanya. So hanggang dun lang po tayo. Eh bakit kayo nag-o-overreact? Totoo po, wala pang diretsong ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang presidente. Ang problema po,
ang mga ginagawa ninyo ngayon ay nagiging circumstantial evidence na baka totoo nga. Yung mga pagsama-sama ninyo at pagkampihan ninyo na itigil ang pananalita ni Morales, isa po yan. Pangalawa, yung hindi pagsagot ng presidente kung siya nga ba ay gumamit o hindi ng pinagbabawal na pulburon. Pangalawa po yan na circumstantial evidence. Alam nyo, miski ito ay circumstantial at hindi diretsong testimonya na nakakita na gumagamit siya, pag pinagsama-sama mo, tinatanggap po yan sa hukuman na may posibilidad na may tinatago nga. At ang inyong mga aktwasyon, ang inyong mga gawain ngayon na pilit na sinusupil itong si Morales, nagpapakita po yan na talagang circumstantial evidence na parang umiiwas sa issue. At siyempre, ang pinakamalakas na circumstantial evidence, yung pag-deadma ng presidente sa issue. Yung kanyang negative pregnant na tinatawag na jukebox king yan. Eh bakit hindi mo muna sabihin, presidente, walang katotohanan yan? Hindi ako gumamit ng pulburon noon at ngayon. Dahil baka mamaya mapasinungalingan yung ganyang salita. Habang hindi mo inaamin, habang hindi mo tinatanggi, circumstantial evidence yan, na iwas pusoy ka. At syempre, dahil hindi naman hukuman ito, sa utak ng taong bayan, baka nga gumamit ka at baka gumagamit ka pa dahil napakadami mong desisyon na balentong na hindi gawain ng taong nasa tamang pag-iisip. Kasama na yung desisyon na makipaggera. Sino ang nasa tamang isipin na gugustuhin makipaggera sa kanyang kapitbahay ngayong wala naman tayong kakayahan mapanalo yung gerang yan? Wala pong tao sa tamang pag-iisip na papabura ng gera. Lahat po tayo ng tamang pag-iisip na walang impluwensya ng pulburon ang gusto kapayapaan. At lahat tayo na may sinumpaang katungkulan na depensa na ating saligang batas. Lahat po tayo papabor sa mapayapang mga pamamaraan dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas at nakasaad po yan sa UN Charter na tayo po ay isang founding member. Kaya nga po lahat yan, circumstantial evidence na ngayon nagiging basehan ng pagduda ng taong bayan na baka nga po gumamit kayo ng pulburon. Ang pinakamagaling po muna, aminin or pasinungalingan. Matapos mapasinungalingan, gamitin ang siyensya. Hair follicle test. Nang yan ay matigil na ang usapin. Pag nangyari po yan, titigil na ang taong bayan na magduda na kayo po ay gumagamit ng pulburon. Pero habang hindi nyo po yan ginagawa, hindi mo nyo mapapatay ang apoy na yan. Patuloy pong sumisiklab yan at kumakalat sa buong Pilipinas. At ilan lang po yan sa mga apoy na ngayon ay tumitindi. Isa pa, yung sinasabi ng iyong mga kabinete at kayo po ay tahimik na tahimik dyan sa new model. Matapos yung pasabihin, I'm horrified. Meron pa siyang, I'm horrified. O, diba? Diba, meron pa siyang feel na feel, I'm horrified. Facial expression. Di, facial expression pa. Yung pala, hindi naman secret. At yung pala, pumasok ka pala sa new model, mas matindi. Pero kung ako po ay namumuliti ka lang, sasabihin ko, ang kapal-kapal mo! Pupulaan mo ang gentleman's agreement, tapos papasok ka sa new model. Pero hindi po. Tama rin po yung new model. Kasi yung new model, isang pamamaraan para ma-manage yung dispute. Para magkaroon ng kapayapaan habang wala pang solusyon. So, hindi ko po sinasabing mali yun. Itinatanggi nyo ngayon kasi gusto nyong isipin ng taong bayan napakasama ni Duterte nung pumasok siya sa gentleman's agreement. Pero ngayong napatunayan na at habang hindi po dinideny yan ni Carlos, yan po ay napatunayan. Bakit? Because there is such a thing as presumption of regularity in the discharge of functions of public officers. E mamtakin nyo, Rear Admiral, U.S. Naval College graduate, sasabihin nyo na pumasok sa kasunduan na walang otoridad? Hindi po kami naniniwala. Panig po kami kay Vice Admiral Carlos. At lumiliyab po ngayon ng apoy. Dahil habang pinasisinungalingan nyo yan, sinisira nyo ang kredibilidad ng isa sa pinakamagaling na opisyalis ng ating hukbong sandatahan na hindi lang po graduate ng U.S. Naval College, siya po ay TAPS awardee pa, 10 Outstanding Filipinos. Diba? Mantakin nyo yan? Kaya nga po, yung mga kaklase nagsalita na,
suportado namin ang aming classmate, ang kanyang integridad. Bakit? Sino sumusuporta ngayon kay Gibo at saka kay Anyo? O, di ba? Eh, yung kaklase nga ni Anyo eh. Pinag-resign na siya eh. Isang lieutenant general. Oh, hindi nyo ba iniisip na apo yan? At dahil meron ng liliyab na apoy na yan, nagpa-command conference kayo na hindi kasama ang Navy, takot kayo ngayon. Nagalit ang Navy na baka mag-alsa. Eh, sino ba namang hindi mag-aalsa? Tawagin kang sinungaling. Sinungaling kang intermitido. Ang tao po na pumasok sa kunduan, walang otoridad, intermitido po tawag dyan. Ah, mapapayag ba naman si Rear Admiral Carlos na siya'y tawagin sinungaling at intermitido? Papayag ba mga kaklase niya? Papayag ba niya yung mga profesional na sundalo na sumusunod lamang sa kautusan para magkaroon kapayapaan, hindi gera? Bakit? Kasi yung unang mamamatay, kasundaluhan. Kaya ako naniniwala na ako sundaluhan, sila yung numero unong gusto ng kapayapaan. Dahil ayaw nilang mamatay. Sino ba gustong mamatay? Diyos por santo naman. At ang diba? Kawawa dito, attorney, itong mga kababayan po natin, itong mga nasa sa ground level, sa na naghihintay kay Pangulong Marcos, napasinungalingan itong issue nga sa drug test. At ay itong sa droga. At mag-sumailalim sa drug test, attorney. Well, dalawa na po yung apoy na sinasabi ko ngayon na narariyan na po, no? At umuusok. Yaang droga at itong new model. Okay. Pero bukod pa po yan dun sa charter change. Pa ba yun? Yung people's initiative. Na talaga ginagamit ang pondo ng bayan para mamili ng lagda. Na dati-rati, sinabi naman ni Presidente, yun na kinakailangan ng charter change. Ngayon, balentong na naman ang balentong king. Kailangan na ngayon ng charter change. Attorney, balikan ko lang itong new model agreement. Dahil mamaya po, ha, alas 10 po ng umaga, magkakaroon ng forum yung ilang personalidad mula sa Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. At ang panawagan nga nila, attorney, ang ipaimbestigahan si Secretary Gibo at iba pang mga opisyal kaugnay nga po dito sa new model agreement. At meron silang mga ebidensya daw na ipapakita mamaya po sa kanilang forum. Ayan. Kaugnay pa rin dito, attorney, sa new model agreement. Ako, kung wala akong bista, pupunta ako dyan eh. Kaya alam, ako baka pagalitan ako ni judge kung ako'y absent kasi gusto ko pumunta doon sa new model. Panawagan ko sa akin, mga kalabang mga abogado, bilisan nyo cross-examination nyo na ako'y makahabol doon sa forum. Saan magagawin yung forum na yan? Sa Quezon City, attorney. Naku, baka din ako makahabol doon ako sa Manila eh. Saan ba yan sa Quezon City? Nakalagay dito. Ano ba yung nakalagay? Napakaliit na ba dito? Sa isang restaurant po, attorney. Isang restaurant. At yung mga ilang mga government officials na sinuspindi. Unahin po natin si Governor Jumahim. And then yan po si Mayor Rama. And then sasabihin ko kay Mayor Angela, magpamaisog ka na kasi buka isususpend ka naman eh. Magpaisog ka na. Ganun din naman papunta eh. Hindi pa po nagpapamaisog rally ang si Mayor. Pero hugas kamay lang sila, pero katotohanan yan. Ayan, pictures don't lie. Pero, well, of course, sasabihin nila, politiko, lahat yan nagpapapicture sa atin. Pero ito kasi dalawang pagkakataon eh. Hindi naman, ako kasi yung time na yun lang ang picture namin. Kasi yun lang yung talagang first time kami nag-meet. And kaya ko natatandaan siya. Kasi akala ko talaga siya yung magandang mayor na Tarlac, na naniling kinoy-noy. Tapos sa niya, hindi po, kumatumatakbo pa lang po ako, hindi pa po ako mayor. Kita niyo, ang galing ng memory ko. No? Ngayon, attorney, hindi na matatanggal sa isipan ng taong bayan. Bakit pilit pong, ito na, kine-question itong pagkatao ni Mayor Alice? At bakit pinasinungalingan? Pwede ba namang hindi kilala si mayor ng mga ibang politiko ng Tarlac? Kilala-kilala yan ni Governor. No? Correct. Hello? Siyempre, ang gobernur kilala niya mga mayor. Tumakbo po yan as an independent. Tapos, nanalo, sumali na doon sa dominant party sa Tarlac ng NPC. Kasi dyan naman talaga yung partido ni Danding Cuanco ng pinakamalakas. Ang kalaban po nila dyan, mga Dilawan. Yan ang kalaban nila dyan. Kasi may mga ibang distrito dyan na hawak ng Dilawan dahil taga ron po si Cory Aquino. Okay? So, traditional na kalaban nila dyan ay Cuanco, Danding Cuanco versus Cory Aquino. Dahil dyan nga nakatira, nandyan yung Hacienda Luisita. At malapit ang Bamban, ha, kung nasaan ang Hacienda Luisita. Dahil ito po ay sandwich ng Clark at saka hindi ko alam po ano pa isang malaking bayan dyan. Basta sandwich sila eh. Pero maliit lang yung Bamban, second class.
At kung makikita nyo nga po yung munisipyo doon talaga, ako yung dumaan na doon. Magkapat hindi ko siya nabisita doon sa kanyang munisipyo, sa likod ng munisipyo niya, yung napakalaking Pogo establishment ka. Ewan ko ba nila minamasama? Ako po, habang hindi tayo nagdideklara na ipagbawal na talaga ang Pogo, hindi natin ipagkakait na mga Pogo ay nagbibigay trabaho sa mga Pilipino. Sabihin na natin na lahat nag-ooperate ang Pogo ay mga Chino dahil sila ay marunong mang Mandarin. Paano yung security guard? Paano yung mga housekeeping? O, kung susumatutahil mo yan, hindi po bababayan siguro sa mga 500 katao nagtatrabaho doon sa napakalaking complex na yun. Baka nga 800 Filipinos pa nagtatrabaho doon. So kung ikaw ay second class municipality sa Tarlac na katabi ng Clark, ibig sabihin, lahat ng investment napupunta sa Clark, no? Hindi naman napupunta sa'yo. Siyempre, you would welcome all investors. Bakit mo mamasamain yun? Eh, hindi naman bawal. Dahil inaalaw naman ang pangkor. So hindi ko maintindihan, huwag na tayong magkaroon ng schizophrenia sa pulisiya. Either i-allow o ipagbawal. Pero ako, nung ako spokes, talagang linalapitan ako ng Chinese Embassy para i-raid yung mga Pogos na yan kasi galit na galit ang Chinese Embassy dyan. Kasi yung sugal po sa Pogo, doon nangyayari sa China. At syempre, nasisira yung buhay ng mga Chino kaya galit na galit ang Chinese Embassy dyan, hinahabol sila. So, kaya gusto nilang ipasara. Frustrated nga sila dahil noon pa man, hanggang ngayon, eh hindi natin maisara. Dahil kailangan natin, una-una yung trabaho, pangalawa, yung buwis na binabayad nila, dahil wala naman dito sa Banba, no? Eh, it's a fact. Number one po na tagabayad ng buwis nila, syempre, yung Pogo na yon. Kasi merong real estate tax, merong sales tax na binabayaran, di ba? O lahat po yan, it can accumulate. So parang yan ang pinakamalaking kita nila dahil pinakamalaking investor nila yan dun sa Banba. Pero kung maalala mo, attorney, di ba sa panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, pinayagan ito dahil nasa pandemya tayo that time eh, at kailangan talaga ng pondo. Ay naku, hindi ko makakalimutan yan. Dahil napakahirap, depensahan yung decision na yan, na ginawa nating BPO ang Pogo samantalang saradong simbahan. Kaya na, dami ko natutunan sa Pogo. Kasi paano ko naman mapaiintindi sa taong bayan yung desisyon ng presidente na hayaang mag-operate ang mga Pogo, miski ECQ, kung hindi ko pag-aaralan yung industriya na yan. Yes. So, yun, nalaman ko. At dahil dyan tuloy, pati yung Chinese Embassy, naglalabi sa akin, ipasaran niyo yung mga Pogo, ipasaran niyo yung mga Pogo. Eh, alam mo, dati, dahil nga dinipensahan ko sila, yo, naintindihan ko, nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng trabaho. Pero nabuwist ako kasi nung minsan na nakiusap ang Chinese Embassy na i-raid dahil phishing ang ginagawa eh, nagcha-charge sa mga credit cards sa mga Chino sa mainland China. Eh, nagpaalam ako kung po pwede na i-refer natin ito. At na i-refer nga na raid. At ito ay isang Pogo dyan sa multinational. Abay, biglang lahat ng mga Chinese na naaresto, magic, napalabas lahat. Ang balita ko lang, ang daming bumuhos na Biyernes galing sa langit. Kaya napawala. Mantakin mo, positive ang raid, pero lahat ng mga Chinong na aresto, napalaya. Alam mo, yan din yung isang, kaya nagkakaroon ng di umano daw ay human trafficking. Kasi nag-uunahan sila sa empleyado. Kasi ngayon, mahirap nang pumasok. Oo nga. Yung mga Chino, pinahirapan na natin. Kasi mas pinahigpitan pa. Ginagawa natin threat to national security sila. Oo. Eh dahil wala nang marunong mag-Mandarin, valuable yung mga Pogo workers, kaya nag-aano sila, nagpa-pirate-pirate, at kaya nagkakaroon ng allegation ng human trafficking. Eh kaya nga yung mga nahuli doon sa raid na yun, sa multinational, at yung mga taga-multinational, sila po yung nagre-reklamo. Ang daming Chino doon sa kanilang village. Eh mantakin mo yung sa bahay na yun, mag-ilan ang na-raid, 80 mainland Chinese ang nahuli. Paano magkakasya sa isang bahay? Lahat daw sila nagpapahinga lang doon. Hello? Paano na ba 80 magkakasya sa isang bahay lamang dyan sa multinational village, no? Eh, alam mo, pamilya ako dyan sa multinational kasi may lupa kami dati dyan, nakatabing-katabi ng multinational. In fact, kabahagi ng multinational, dati, manggahan at saka palaasina namin, no? So, kaya pamilya ako dyan sa multinational. Ilang empleyado ba usually, attorney, na natatanggap sa mga Pogo? Mga ilang Pilipino yan? Well, marami kasi housekeeping and security, puro Pilipino yan. Tapos yung mga cook. Umaabot ba lang 1,000 yun? Well, tingin ko sa yung sa laki ng Pogo na nakita ko doon sa Bamban, siguro maka 300 to 500 yan. Pero sa ngayon ba, sa tingin mo, kaya na ba ng gobyerno na alisin yan? I mean, yung ekonomiya natin? Alam mo,
kung gugustuhin, po pwede. At matutuwa ang People's Republic of China dahil ang hinihingi na nilang matagal sa gobyerno, isarado nyo na ang Pogo dahil sinisira niya ang lipunan ng China. Ako bilang isang Kristiyano, nako, hindi po ako nagsusugal. Wala ako kahit anong sugal na gusto. Alam ko talaga kung paano sirain ang buhay niya ng mga pamilya. Pero ang problema kasi, gusto natin yung trabaho, gusto natin yung buwis na binabayad nila, pero at the same time, pinag-iinitan natin sila. So pag nangyari yan, nagiging palabigasan yung ilang mga Pogo. So dapat mag-desisyon na. Either they stay or they leave. Kung talagang they leave, tanggapin natin, mawawalan ang trabaho mga Pilipino, mawawalan ang buwis nila. Pero ang kapalit naman dyan, mas mabuti ding relasyon sa China dahil matagal lang hinihingi ng China na isarado niya yung mga Pogo. O di ba? Oh. Ewan ko ba eh. Wala, schizophrenic yung ating polisiyan dyan eh. Diba? Pero dapat once and for all, mag-decide na ang gobyerno. Pero wag nating i-demonize yung industriya na hindi naman illegal sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Kaya nga lang, marami kasi sa Pogo na gumagawa ng illegal. At yan nga yung isang beses na nabanggit sa akin at humingi ng tulong yung ating mga kaibigan mga Chino, no? Hay nako po talaga. O, siyempre naman, ang China talaga hindi papayag na mananatili ang mga Pogo na yan dito sa Pilipinas dahil sinisira ka nilang lipunan. So ang ginagawain ngayon ng Pogo, 3 taon dito sa isang bansa nito, lilipat. Actually, bago sila pumunta ng Pilipinas, pumunta sila ng Cambodia, tapos pumunta ng Pilipinas, tapos yung nagkakaroon na ng mga raid, pumunta naman ng UAE. Pero nalaman ng UAE, Muslim yung mga yun, no? Di mas stricto yun. Pumunta naman sila ng Georgia. Ngayon, kalat-kalat na sila. Pero mukhang sunset industry na siya. Kasi, nandiyan ang AI. Hindi na nila kinakailangan ng tao. Kaya nang lang AI. Oo, dati kasi kailangan nila ng tao to manage it, yung mga online casino na marunong mag-Mandarin. Eh ngayon, AI na. So sunset industry na rin po yan. Papatay na rin po yung industry na yan. Mag-desisyon na tayo. Either isaradong lahat or talagang i-allow sila, no? At wag natin gawing palabigasan. Dalawa kasi yan eh. Mayroong krimen na kudeta. Pero meron ding desisyon ng Korte Suprema nung natalagang at re-recognize ng Korte Suprema na legitimate president si Cory Aquino na ang taong bayan din bilang soberenya ay po pwede magpatalastik ng isang presidente. Ang dapat hindi niya payagan yung kriminal na yung sukbong sandatahan ay gagamitin yung kanilang sandata para patalsikin ang isang gobyerno na halal ng taong bayan. Pero yung karapatan ng taong bayan magdesisyon kung sila ifa-fire nila isang lang presidente dahil siya ay nagkakalangkad ng bansa sa gera dahil may duda sa kanyang pag-iisip dahil hindi niya itinatanggit, inaamin ang paggamit ng pulburon dahil hindi walang tigil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil kulang ang mga trabaho at dahil mababa ang sweldo, hindi mo po pwedeng gawing illegal yon. Kapag naghusgang taong bayan na patalsikin ang isang presidente bilang soberenya, yan po ay mananaig. Ang pinagbabawal, yung kudeta. Okay. At saka yung rebellion na paggamit ng armas at ng dahas para patalsikin ang gobyerno na gawain po ng CPP NPA na teroristang grupo. I will be an invited guest, no, para ipakita ang suporta kay BP Sara Duterte. Kita-kita po tayo doon. Ano oras ang simula? Alas 2, attorney. Ay, naku, init pa niya na. Alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ano ba yan? Matakit ang alas 6 lang. Ang init-init tong alas 2 na yon, pwede ba? Well, para sa'yo, attorney. Nandun ako na alas 5. Yan, attorney, dahil nga may gustong patalisikin, dapat ba siyang patalisikin sa Department of Education? Hindi ba siya gumagawa ng maayos dyan? Ano kayo nahehelo? Number one top performer, paalisin nyo. Nahihibang ba kayo? Ang paalisin nyo, yung mga nandun sa mga walang aircon sa airport, may ipis, may daga, ano ba kayo, no? Nagkakaroon na walang kuryente, yun ang mga dapat umalis dyan. Yung mga nagsasabing nagsisinungaling, si Admiral Carlos, o diba? Yan ang mga dapat pinapalis dyan. Huwag yung top performer. Okay? Yung bang nasa likod nitong gustong patalsikin si VP Sara, sila ba ay nasa left sa mga kaliwang grupo ba ito? Wala na kasi. Nagsanib puwersa na kasi. Mga puwersa ni Tambaloslos. Sila lang naman ang ayaw, attorney. Lahat na. Ang dilawa, ang pulahan. Mantakin mo ba na yung isang Aquino itatakbo daw at gusto makipag-alyansa ngayon. May bago nga. Ano ba yan? Ano ba yan?